Hi! May vlog po tayo. Intro, pasok! Topic natin ngayon is about a family. Okay? Ang number one is, yung hindi natin pagka-intindihan. Pangalawa, yung onting problema lang, eh, makikinig ka na sa iba. Diba? Bali, ito po. Lahat tayo may dinadaanan na problema, lahat tayo, nagkakaproblema tayo sa pamilya natin. Wala naman perfectong pamilya sa mundo. Mag-away man isa, dalawa, tatlo, hindi pa rin yun paraan para sukuan natin pamilya natin. Para makinig tayo sa ibang tao. Ano ba alam ng ibang tao tungkol sa inyo? Diba? Bago nyo nakilala ang ibang tao, eh, ang pamilya nyo muna ang nandyan para sa inyo. Diba? Hindi nagkaintindihan ng isa, dalawa, tatlo, maraming beses. Pero, bandang huli, sino ba nandyan para sa inyo? Kung paano ang gagawin ninyo. At bago kayo magsalita, pag-isipan nyo kung tama ba yung sasabihin nyo o hindi. Diba? Kasi, sa totoo lang, lahat tayo, paggalit, kung ano-ano ang nabibitawan natin salita, mag-relax muna kayo. Magdasal sa Panginoon kung anong dapat gagawin. Yun yung pinaka-best way na gagawin. Kasi tignan nyo, ang isang pamilya na may problema, wala isang mayaman, mahirap o kahit na ano. Dahil dapat ipakita nyo sa ibang tao na nagtutulungan kayo na okay kayo. Walang plastikal, walang sama ng loob. Kung anong problema nyo, mag-usap kayong dalawa. Wag na iparating sa ibang tao o kahit na ano. Kasi alam mo bakit? The more na pinaparating nyo sa ibang tao, ayun yung pinaka-weakness nyo. Kaya nakukuha yung loob ninyo. At kayo nakakapagsalita kayo ng hindi maganda. Diba?
honestly, may mga salita naman tayo na hindi natin sinasadya masabi dahil galit tayo. Pero yun yun. Kung ano nasabi, nasabi. Pero, na kung ano ang hindi pagkakaintindihan ninyo, ang hindi pagkakaunawaan nyo. Kasi the more na tumatagal, the more na lumalaki, dami nakikisawsaw. Diba? Sa totoo lang ako ha, napaka-prank ako. Kasi alam nyo kung bakit? Dahil walang ibang pwede mamrangka sa inyo. O sa atin, kung hindi ang pamilya natin. Ang pangit na makukuprank kayo ng ibang tao. Diba? Mas okay na pamilya nyo magprank ka sa inyo. Pag pinrank ka kayo ng pamilya nyo, alam ko sasama ang loob nyo. Pero, kapag narinig nyo yun, isipin nyo, bakit kaya nasabi ng kapamilya ko yun? Bakit ko kayo nagawa yun? And, walang sekretong hindi nabubunyag. Alam naman natin lahat yan. Kung may nasabi man sa inyo ang pamilya nyo, kapamilya nyo, libre ang humingi ng sorry. Oo, libre yon. Pero wag naman pa ulit. Diba? Kasi kung pa ulit, iba na yon. Pero, sabagay, pamilya nga naman, magkakapatawaran. Pero sana, maging lesson din sa atin lahat, ang ilang beses pa ulit ang away, ang intriga, at eto lang, ang pamilya, hindi kailangan mainggit sa isa't isa. Dahil ang swerte nyo, kapag may kapamilya kayo na concerned sa inyo, at yakapin kayo ng talagang grabe na kahit na second, third, fourth cousin o first cousin, ganyan. Ang swerte nyo. Dahil iilan lang or hindi natin masabi kung talagang kung sino or ano na ganun. Na kahit sabihin nyo, asawa ng kapatid nyo, ganyan-ganyan. Pero niyakap kayo as family. Maging thankful kayo. And maging fair kayo. Ayun lang po ang sasabihin ko. Dahil, honestly, ang pwede nyo pong gawin is mag-usap para maging okay. Okay? So, hanggang dito na lang po. So, love lang, no hates, and tanggalin nyo ang negative vibes sa inyong puso, isip, at kaluluwa. At magiging okay kayo, at magiging masaya po kayo. At hindi kailangan magpataasan ng pride. Dahil kung pride ang pag-iiralin nyo, wala talaga mangyayari yan. At eto pa. Yung mga nakikisawsaw na yan, para naman to sa mga nakikisawsaw. Lahat tayo may iba-iba tayong mga istorya. Naiinis din kayo, di ba, kapag may nakikisawsaw sa inyo.
So, ganun din ang pinagsasawsawan ninyo. Kung ayaw nyo gawin sa inyo, huwag ninyong gagawin sa kapwa. Diba? At walang ibang pwede magpatunay kung anong ginawa ng pamilya sa isang tao kung hindi ang Diyos. Dahil siya ang unang-unang nakakaalam kung ano ba ang totoo at hindi. Kahit sabihin man ng natulungan o kahit man hindi sabihin na hindi siya natulungan at natulungan siya, hindi pa rin natin maalis kung ano yung totoong nangyari. Diba? Kasi, isipin nyo, oo, kung nakakapagsinungaling ngayon, dahil ano? Dahil may napapala kayo. Kasi, una sa lahat, magsinungaling o hindi, may mapapala pa rin kayo. Kasi una, yung mga nakikisaw-saw, syempre, ayan, maglalabas ng pera, kutse-tse-boreche, ganyan-ganyan. Diba? Kaya talagang, yan tuwang-tuwa yung mga nakikisaw-saw sa kung ano man meron sa inyo. At sa pamilya nyo naman. Syempre, kahit anong mangyari, tutulungan pa rin kayo. Diba? Kung ano man ang totoo, alam natin lahat, lalabas ang katotohanan. Wala namang sinabi sa Biblia o ang tao na kung ano ang totoo, hindi lalabas. Dahil, isipin nyo, ang baho ng isang tao ay lalabas yan. Kung ano ang tunay na ugali, tunay na gusto, is lalabas yan. Diba? At, hindi na kailangan ang tawag doon? Sabi na ganito, ganyan, ganyan. Yung sumbatan, hindi na kailangan. At saka, eto sa maraming gadget at uso na ang internet. So, dati ang chismis, kapitbahay lang, kaklase lang, diba? Ngayon hindi eh, worldwide na. Isipin nyo yun. Hindi ba kayo nahihiya? Una na yun. Pangalawa, hindi ba kayo napapagod? At saka, kayo lang din ang may bigat sa puso nyo kung ano yung dinadala nyo. Dahil saan? Dahil sa galit, sa selo, sa inggit, sa kung ano man. Try nyong tanggalin lahat yan. Ang sarap. Ang sarap sa feeling. Like ako. Aaminin ko, may galit ako, may kahit na ano. Pero anong ginawa ko? Hindi ako nagsasabi ng ganito kasi mabait ako or nagbubuhat ako ng sariling bangko. Hindi po. Based on my experience, ayun po yun. Sa mga nakakilala sa akin, alam nila, prank ako. Diba? And wala talagang ibang tao na magsasabi kung ano bang dapat gawin dahil maraming tao ang gustong nag-aaway kayo. Natutuwa sila. Alam niyo yun? Pero, it's up to you kung makikinig ka. Hindi ka tanga, hindi tayo tanga para magpakontrol sa ibang tao. Yun, sana po ang isipin natin lahat. Hindi ko po sinasabi na ikaw, ako, lahat po tayo. Hindi po tayo perfecto, alam ko. Pero sa hindi pagiging perfecto natin, eh kailangan pa ulit-ulit. Nakakasawa? Diba?
And mas maganda kung mag-focus tayo sa sarili nating buhay. Happy lang. Diba? Kasi life is short. Habang nabubuhay ka, gawin mo kung ano ikakasaya sa'yo. Huwag puro galit. Dahil lalo na ngayon pandemic, hindi mo alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kung hanggang kailan tayo magiging masaya. Gusto nyo ba mamatay kayo na may galit sa puso nyo? Diba ayaw nyo ng ganun? Kasi, based on sa mga TV, sa mga taong nakaranas na ganon, na umiiyak, napatawad ng kita, ganito, ganyan. Asa huli ang pagsisisi? Wala na tayong magagawa kapag nasa huli ng pagsisisi. Hindi natin may babalik kung ano yung dati. Kaya hanggang ngayon, nabuhay tayo, mas magandang masaya, and alam niyo yun, yung puro positive lang. Baka maging magaan pa ang blessing sa inyong lahat, sa ating lahat. Yun po.